nyo na sarili nyo sumigaw. Okay, kahit nasa bahay ako. Minsan alam nyo pag nasa kotse ako, tumisigaw ako lalo na pag nag-isago at nag-ibigay ako, tumisigaw ako sa kotse. Kasi alam ko, kahit nagpe-pray ako, sometimes I don't pay attention to where I'm going. Sabi nga ni Clarence, maaway ng Diyos. Hindi ka niya ipapahamak. Sabi ko sa katabi mo, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Sabi ko isa katabi mo, kaya sundin mo na siya. Diba? Hindi ka naman ipapahamak eh. Hindi ka naman ipapahamak. Kaya naman tayo pinahamak ng Diyos. Sana nga yung bigay na lang ng bigay eh. God wants to empower us so our life will improve. If there are three things that God empowers us, yung pinapalakas tayo ng Panginoon, one, He empowers us to believe. Binibigyan na tayo ng kapangyarihan para maniwala. Second, He empowers us to hope. Binibigyan na tayo ng kapangyarihan para umasa. And third, He empowers us to live. Because He Himself gave us life. Naniniwala po ako nung binless ni Lord. Kasi sabi nung ginawa daw ng Panginoon ang tao na wangis niya. Pero nung pagkagawa niya, hiningahan niya ito, yung sabi ng Biblia. Naniniwala po ako na huminga siya, hindi lang yan, oh. Kaya hindi rin. Ingat, harapin mo ngayon, katabi mo, sabi mo, wag na, baka matumbaya. Wag na. So, habang nag-iisip ko ako, malamang ko nung sinabi, hiningahan ng Diyos ang tao, ito yung sinabi niya kay Adan at kay Eva. And God blessed them and said, be fruitful, increase in number, fill the earth, and subdue it. And then nabubuhay ang tao. Nabubuhay lang ang tao dahil ang hininga ng Panginoon ay nasa sa Kanya. Nasa sa akin. Kung pupunin ko ng Panginoon sa atin, anong mangyayari? Tipin nyo, kung kunin niya yung hiningang ibinigay na sa atin, anong mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa katabi mo? Kaya maaway ng Diyos eh. Kahit sa lahat ng kapalpakan natin, mabuti pa rin ang Diyos. Sabihin mo, mabuti ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Oras na para sumunod ka. Sabihin mo sa kabilang oras na para sumunod ka. Galing, ang galing ni God. Binless niya si Adam and Eve. And then, nung panahon ni Noah, di ba nagkaroon ng baha? Kasi medyo naasar si Lord eh. Puro unrighteous ng mga tao. Lahat ng unrighteous tinangga na pamilya lang ni Noah ang natira. Nung nawala yung baha, may sinabi na naman siya kay Noah, hiningihan na naman niya eh. Genesis 9:1 sabi, then God bless Noah and his sons. May dagdag pa, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. After 9 generations, sinabi niya kay Abraham, Genesis 12. Naniniwala ko kay ito yung tunay na G12 eh. Ito yung tunay na G12. Genesis 12, 2 and 3. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. And all peoples on earth will be blessed through you. Kaya mga kapatid, kung meron tayong gagawin sa buhay, mag-bless na lang tayo. Lahat ho lang narin ito. Sa ayaw mo at sa gusto, ginawa ka sa wangis ng Panginoon. So you do not curse someone who was made in the image and likeness of God. If you do curse somebody who was made in the image and likeness of God, you will be cursed. Kaya huwag kang magtaka na yung buhay mo parang sinumpa. Kasi nasanay ka ng manumpa ng tao na ginawa sa wangis ng Diyos. Gets? Huwag mo susumpay ng kapwa mo. Ninikaya ng Diyos eh. Bagkos, bless. Hindi nga, i-bless mo yung katabi mo, sabihin mo kung babae yan, napakaganda mo ngayon. Kung lalaki yan, sabihin mo, napakagwapo mo ngayon. Amayin mo nga yan, walang pabango. Special ko po kasi na ito, di ba? By the way, kung gusto niyo ng pabango, pwede ko ngayon bumili kay Rex at kay Bobby. Bitin daw sila mga pabango. Okay, di ba na kontento si God? Nagkaanak si Abraham, si Isaac.
The way God blessed Abraham is the way Abraham blessed Isaac. Ang sabi ni Abraham kay Isaac, may God Almighty bless you and make you fruitful and increase in number until you become a community of people. So yung blessing na ibinigay ni God kay Abraham, naramdaman niya, tinamasa niya, naranasan niya, binless din niya yung anak niya. Mga ama, binless pa natin yung mga anak natin. We have been empowered by God to bless. Kung hindi pa, mga ama, sino ba mga ama rito? Sabihin mo, oras na. Oras na. Pagpalain mo ang anak mo. Pag natutulog yan, ilagay mo ang kamay mo, iunan mo, i-bless mo. Bine-bless kita, anak, na ikaw ay lalaki sa kagwiran ng Panginoon. Ikaw ay lalago. At ako, ang iyong magiging modelo. Mga ama, dapat mo tayong modelo ng ating mga anak. Kaya sinabi ni Pastor na welcome back kayo. Kararating ko lang mo yung BFS gano'ng status ni Jesus. Kasi kailangan ko sa amin ang anak kong pangalay dahil may sitwasyon mo siya. Wala akong pakailang kung paano pamasahe, anak ko yun. Mga ama, huwag niyong pakialaman kung magkano gagastusin na anak mo, kayang-kaya ni Lord yan. Basta kailasan ang inuna niyo, tutustusan niya ni Lord. Mga ama, andahan niya na, God will empower you to do whatever He wants to do, especially when this is about building relationship. And then, pagkatapos si Isaac, binless na naman si Jacob. And God said to Jacob, I am God Almighty. Be fruitful and increase in number, the nation and the community of nations will come from you. And kings will be among your descendants. Kapatid, baka hindi ko alam, isa sa mga anak mo, magiging barangay captain. Yung isa sa mga anak mo, baka magiging counselor. Kasi mula sa lahi mo, magagaling yung mga pamunuan ng ating bansa. Yan ay nangyari kay ako. Pero pansinin nyo, mula kay Adan at Eva, kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Pag may ginagawa ang Panginoong bago, binibless muna na. He empowers His people with a blessing so they will be empowered to believe. Pag nagsalita si Lord, paniwalaan mo. Sabi mo sa katabi mo, oras na. Maniwala ka na. Yan ho yung kasalanan ni Adan at ni Eva eh. Sinabi na ang ginawa silang kawagis ng Diyos, gumawa pa ng paraan para maging kamukha ng Diyos. Pag sinabi rin ng Diyos, tuntok na yun. Yun na lang ang gawin natin. Huwag na natin dagdagan. Because God is empowering us to believe. That's why He blesses us. The first thing that God does, He blesses His people. Why? Because He wants us to know who He is. Kasi yun ang puntasyon ng ating paniniwala. And then, God, habang naniniwala tayo sa Kanya, God empowers us to hope by giving us promises. Ilang promises yung baka alam nyo sa Biblia? Honestly, I don't know how many. But ang sabi nila, it's more than enough for you to ask and experience one day isang promise matupad. So, 365 days is covered by God's promises. Kahit tatlo lang ang alam mo, ulit-ulitin mo, ang sabi ni God, hindi ka naiiwan ng pababayaan. Habang naniniwala tayo sa kanya, because He empowered us to believe, ini-empowered din niya tayo na umasa. Hindi mo, pinapalakas ka na para maniwala. Pinapalakas ka pa para matuto kang umasa. Why? Kasi nga, sabi ni Pastor Clarence, ang Panginoon ay tapat. Hindi yan bumabaliktad sa sinasabi niya. Tapat ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Panginoon. Tanong mo sa katabi mo, tapat ka ba? O nakatapat ka lang sa akin? Tapat po ang Panginoon. At kahit hindi tayo maging tapat sa Kanya, patuloy siyang nagiging tapat sa Kanyang mga pangako dahil hindi na pwedeng talikura ng Kanyang sarili. At ang sarili niyan ay ibinigay na sa atin. So God empowers us to believe, He empowers us to hope, and He empowers us to live
to himself. 2 Peter 1 verses 3 to 11. Dito na po ako magtatapos. Ang sabi rito, His divine power has given us everything. Sabi niyo, everything. Everything. Ano yung sabi niya, everything? Lahat. 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 Everything we need for a godly life. Sino may gusto ng godly life dito? Yung iba, ayaw nyo. Anong klaseng buhay ang gusto nyo? God has given us everything. His divine power has given us everything to live a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises so that through them, you may participate in the divine nature having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Yun na lang pala po eh. Ang nakakapigil na lang sa atin para umangat ay yung mga evil desires natin. Let's pause for a while. 5 seconds. Can you think kung meron kang evil desire? Yung masamang pagnanasa. Masamang pagnanais. We have to reflect from time to time. Because God has given us everything. Everything including His Son, Jesus Christ. Sabi nga ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes. Hindi ghost, ha? Pinaibay ko ito. At sabi ito, hindi ghost. Ghost pa ganun eh. Comes pa ganun. No one comes from the Father except when, ibig sabihin, kung wala si Jesus, hindi ka lang galing sa Diyos. Hindi rin yung papunta sa Diyos. I-analyze ko, no one comes to the Father. Pagpapagalito yun, hindi pa ganun. So kung wala si Jesus sa buhay natin, hindi tayo nanggaling sa Diyos and we will never be empowered. Pero today, God is giving us the opportunity, like Pastor Clarence said, to be empowered, to be needed to be empowered, to have hope, and to be empowered to live a life called Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. God has given us everything. Tawin na kumpisa ng covenant eh. Siya pa rin yung nagbibigay ng paraan para makasunod tayo sa covenant. Kung tayo lang, sa history ng Biblia, walang lipi na nakasunod sa Panginoon. Kahit na ang sariling pinili niya at hinirang ng mga Israelita ay hindi nakasunod sa kanya. Mali pa na lang na si Jesus ay nasa akin. Ang pagsunod ni Jesus ang nakikita ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Ngayon, kung ibinigay na ng Panginoon ang lahat-lahat sa atin because He wants to empower us, eh di oras na nga. Oras na? Anong gagawin natin kung binigay na ni Lord lahat? Tutunga nga ba tayo? Tutunga nga ba tayo? O kakain tayo mamaya? Yan! Yan, sabay pa kayo magkapatid, ha? Siyempre kakain tayo. Walang pagtitipon ng Diyos na hindi niya binubusog ang kanyang pagkaanak. Tandaan niya. Tandaan niya. Huwag mo itatapon niya mamaya. Pag hindi kayo napupusog sa pinupuntahan nyo, may kailangan baguhin sa pag-iisip. Yun lang masasabi ko sa inyo. So ngayon, araw na ito, oras na para mabago yan. Kung ang Panginoon ay kumilos, umawa, nag-empower sa tayo rin naman ay may gagawin bilang kabahagi dito sa covenant sa tipa ng Panginoon. Basahin mo natin verse 5. For this reason, siya ang Panginoon ang nag-initiate, siya nagbigay ng paraan, siya nag-empower. For this reason, make every effort. Ayun na naman, nakita niyo ni every effort to add to your faith. Meron ba tayong faith? Add to your faith goodness. And to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness,
Mutual affection na po yung sinasabi ni Pastor Clarence kanina, mutual affection. And the mutual affection, love. Lagi po natin sinasabi, wala naman talagang perfecto. Pero kung meron ng isang bagay na pwedeng mag-perfect sa atin sa ngayon habang nandito tayo sa lupa, yan ang pag-ibig ng Panginoon. Meron po tayong nabahagi. At sabi dito, make every effort para magdagdag ka. To your faith, goodness, to goodness, knowledge, to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, perseverance, godliness, godliness, mutual affection, to mutual affection, love. For, bakit? Bakit? Why do we have to make that effort to do it every time? For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang nakakapag-angat po sa atin sa buhay, okay, ay hindi pera, hindi edukasyon, tamang koneksyon. Nito, it is not what you know, it's who you know. Do you know your God? Show me! Show me! If you know your God, show me! Show me by how you live! It's easy to say yes, but show me how you live! Pampaluhurin kita, kasama ako doon. Kasi yung nagsumulat dumito si Pedro, napaka-impansi doon sa akin ito. Sabi nga ni Mas Contrario, isa nga rin ang tinay kay Lord, ang tapang-tapang ng kontrahin si Lord, sa naman pala, wala ibubuga. And I hope when we say yes, meron tayong ibubuga. Tama ba ako? When we say yes to God, palindigan natin, make every effort. When you say every effort, sa lahat ng sarili nyo, sa lahat ng panahon, at nagsisimula yung ngayon, dahil ngayon, oras na. Sabihin mo, oras na. Wala na eh. Hindi na tayo makakaasa sa gobyerno. Hindi na tayo makakaasa sa presidente. Hindi na tayo makakaasa sa ekonomiya ng bansa nito. Hindi ko sinasabi, wala siyang kwenta. Hindi yun ang sinasabi ko. Merong ekonomiya, merong paraan ng Panginoon. Yun ay dadalhin niya tayo sa kahalian niya. At doon, doon niya tayo gustong pasaganahin. Pag nandun ka sa kahalian niya, hindi ka apektado kung ano nangyayari sa mundo. Taga itong mundo ka eh, taga ibang planeta, at yung katabi mo iba'y tura. Taga ibang planeta yan. Sabi nga ni Pastor Clarence galing sa aklat ng awit, hindi na po tayo taga rito, tayo yung mga stranghero. So wag po tayong masanay sa pamumuhay dito. God would like to empower us to see what is there in heaven and bring it down here on earth. Pero gusto natin, ang gusto natin, ang madalas ginagawa natin, yung gusto natin gawin dito sa lupa, mas gusto natin umakit sa langit. Tama, mali. Patungan natin ginagawa, yung gusto gawin natin dito sa lupa, mas pinakasahan natin na akit tayo sa langit. Buti na lang namin, Hesus Kristo. Napakamahabagin ng Diyos. So kung meron mo tayo dito, and we take every effort with increasing measure, magiging effective po tayo at productive. Ano yung ba ibig sabihin nun? Pag sinabing effective ka, lahat ng gawin mo, okay? Pag productive ka, lahat ng ginagawa mo nagbubunga. When you talk about faith, when you talk about goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love, ano may isip mo? Anak, di palit mo. Yan. Yan, ha? Pag nakikita niya. Self-control, perseverance. Ano naisip nyo? Ako, isa lang naisip ko.
si Jesus. If I have Jesus, I can be like that. Yung pinapadali na kasi ng Panginoon, pinapahirap na natin. Madali ni. Binigyan na tayo ng inipawa na tayo para maniwala, inipawa na tayo para umasa, inipawa na tayo para mabuhay. Ayaw pa rin natin. Gusto pa rin natin yung sariling kayod. Okay kumayod kung yung kinakayod mo ayon sa katuwiran ng Panginoon, ayon doon sa ipinapagawa niya, ayon doon sa sinabi niya, and then He will empower us more. But if not, we are just wasting our time. Kahit magsisigaw tayo dito na oras na, oras na, oras na, walang mangyayari sa buhay natin. Bakit? Ang salita ng Panginoon ay parang batas na sinusunod ng kalikasan. Pag nagsalita ang Panginoon, hindi yan nababalik. Ang salita ng hari, kailanman, hindi nababalik. Sino bumabali nito? Wala. Walang makakabali. Sabi ko nga, ang salita ng hari, hindi mababali. Kahit anong gawin natin, and we will be desperate in trying to prove that we are better than God. Mga kapatid, oras na po. Oras na para mag-isip-isip tayo. Tingnan natin yung buhay natin for the past 18 years. May nagbago pa. May nagbago pa sa ugali natin. May nagbago pa sa pakikitungo natin sa ating mga anak at asawa. May nagbago pa sa pakikitungo natin sa ating mga amo, sa ating opisina, sa ating mga turo, sa ating mga paaralan. May nagbago ba? May mga anak, may nagbago ba sa attitude nyo, sa parents nyo, sa pag-aaral nyo? May nagbago ba? Kung wala, after 18 years, oras na nga. This is the time. Because when God starts something new, He will surely bless us and empower us. Today, we come together not as staff and Lord, and not even powerhouse. Kami po ni Pastor Larry, bata pa po kami, magkaklase kami sa paaralan na itinatag ng lolo ni Pastor Mark. At isa na pong pangarap namin, nung kami magkaklase, na lumago kami sa Panginoon at anumang gawain ng ipagkaloob sa amin, magkasama pa rin kami. Magkatuwang pa rin kami. Sabi nga ni Pastor Clarence, kahit hindi okay ang pakiramdam mo, kahit hindi okay ang pinagdaraanan mo, tuloy ka pa rin. Kasi po, nasanay tayo na, kaya mo yan. Sino nagpapayo na sa kaibigan? Kaya mo yan. Hindi na nga eh. Ganun na nga oh. Kaya ni Lord yan. Kung magpapayo ka rin lang, sabi mo, kaya ni Lord yan. Wala nang may kaya sa atin. Di sana, yayaman na natin lahat. Si Lord lang ang may karapatan para magpayaman sa atin. Dahil alam niya kung oras na. Ngayon, pwede mong maging oras kung tatanggapin mo yung gagawin ni Lord sa'yo. Ito ako magtatapos ang kwento. Marami po sa inyo nakaranas dito magtanim. Nakakita na kayo ng butil. Okay? Di ba butil yan? Mali ba na lamang na mabasa yung panlabas na takip nung nasa loob ng butil, hindi ko tutubo yun. Kaya binabausa sa lupa para mabulok yung labas at sumibol yung nasa loob. Time's up. Bana ko. Ano yan? Ha? Harap ko sa kanila. Hindi ka naman. Si Arwan po, isa sa may mga pinakamagandang ngiti sa loob. Okay? Dito ko alam.
Mana ko sa lola niya. Buti na lang yung lola niya, hindi nagmana sa kanya. Okay, balik tayo. Yung puter, kailangan mong mabasag. Yung covering. Okay? Kailangan mabasag. Ngayon, pag sumibol yung oras mo na. Pero nasa sa'yo, kung gusto mong maging oras mo na ngayon, pwede ka naman basagin, pwede naman akong basagin ni Lord. Sabi mo lang kay Lord, Lord, oras ko na, basagin mo ako. Para kung ano man yung nasa loob ko, na itinanim mo, sumibol na. I don't know kung gusto niyo yung experience niyo. But in the years that I've been a worker in NUCOMM, the years that I've been pastoring in NUCOMM, napakarami mong panahon na binasag ako at ang misis ko ng Panginoon Diyos. Pero sandali lang ho yun. Subukan nyo, magtanim kayo ng bukit, ibaw mo sa lupa. Why? Unless a kernel of wheat falls on the ground and dies, it will remain a single seed. Kaya nag-iisa ka lang hanggang ngayon. But if it falls down and dies, it will bear fruit a hundredfold. Ang sinasabi ko, sino gusto mo mga dito? Who wants a better life? Ito. Oras mo na ngayon, sinasabi ko. Pero can you pray with me? Can you pray with me that the Lord will break you and me? Are you ready for that? Are you ready for that experience that the Lord will break you? Na parang wala ka ng maaasahan, wala ka ng kakampi. Pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, oras na binasag ka ng Panginoon, siya rin ang bubuhos sa iyo. Why? Kasi yung seed na naririto, si Jesus yun. Kaya hindi makita yung faith, yung goodness, godliness, self-control, perseverance, ayaw mabasag eh! Ayaw mabasag din mo! Umaasa tayo sa pag-goody-goody ministry and everything. Sawa na po ako din eh! Mahal na mahal ko po ang worship team. Because the worst, ito ang umpisang gawain ko dito sa NUCOMM eh. I was the first music pastor of NUCOMM. After 3 years, binasama na po kay Alex. Pero after 18 years, sabi ko kay Lord, Lord, kahit walang music, okay na rin ako. Basta nandiyan ka. Ikaw ang musika ko. Guys, kung ang Panginoon, hindi lahat-lahat sa atin, wala tayong makikita. Ikaw lang. Naghihintay tayo sa wala. Huwag na tayong maging double-minded. Kung sa tingin mo, gusto mo mag-desisyon, gusto mong sabihin, Lord, oras ko na ngayon. Kapatid, gumanda na tayong basagin ng Panginoon. Yun lang ang tanging paraan na nalalaman ko for our lives to get better. Ang mabasag tayo. Because God opposes the proud but gives so much grace, so much awa to the humble. And today, ayoko kong maiwan after this message, I know God will do something as He has already been doing. Pero iba ko yung sinabi niya. Lord, oras ko na. Basagin mo na ako. Ang pagbabasag po ng Panginoon, hindi nakadepende po ang pinagdaraanan natin. Kasi yung pinagdaraanan natin, baka tayo na may gawa na. Mas okay pa kung si Lord ang may gawa na pinaghihirapan natin. Dahil sigurado tayo, makakalabas tayo. Binabadaan lang tayo ng Panginoon upang hubugin tayo. Pero kung tayo ang gumawa ng pinaghihirap natin, kailangan natin ang awa ng Panginoon. Ikaw, kapatid, ang magdesisyon. Oras mo na ba?
ORAS mo na. Kung gusto mong maging ORAS mo na, tumayo ka. Magdesisyon ka sa puso mo, Panginoon, ORAS ko na. Basahin mo ako. Mag-isip mo na kayo. Hindi to biro, ha? Hindi to biro. This is not just an altar call. Hindi ko pinapagpag ang mga damdamin na seryoso ako. When I say something, I'm serious. Ask the men under me. I'm serious. Kasi alam ko yung calling ng NUCOMM. The calling is NUCOMM is to help people build the foundation by which their life will be improved. Kung mali yung pundasyon, lalabas yun. Lalabas yun. Hindi na kailangan kalkalin. Lalabas yun. Pero anong pundasyon ang ipapalit ko? Oras na, kapatid. Wala nang ibang pundasyon na nailagay at naitatag malibang kay Jesus. Lahat tayo umaasa ng better life. And I'm telling you, this afternoon, there's no other life than Jesus. There's no other life, and Christ is enough for each and every one of us. No matter what you're going through, no matter how hard or tough life is for you, Jesus is more than enough. Class, we sing this song again. If you want, you can close your eyes and talk to your God. God, basagin mo nga ako. Puro asa na lang ako yun. Baka hindi naman ikaw yung inaasahan ko. Declare that Christ is your Lord. Kahit huwag niyong kantahin sa tono, biglasin niyo lang. Baka mangyarihan ko mga katakanta eh. Para pumasok. Enough for me.
a big task. Probably a responsibility that even you can fathom or understand. Hindi mo madali ang magpalaki, mag-asikaso, mag-alaga. Especially it's your first time. First time mo magkaanak, first time mo, yung anak mo, sinusuway ka, yung anak mo, nagkaroon ng maling relasyon. Hirap, di ba? Kanino ba tatakbo ngayon? Eh, Duterte? Baka baruhin din yung anak mo. Tumakbo kay Jesus. Kasi naiintindihan na yung pinagdaraanan mo. Naiintindihan din na yung pinagdaraanan ng anak nyo. Yan ang kulang ng tao eh. Ang naiintindihan lang nila, nararamdaman nila, pero yung nararamdaman ng iba, hindi nila iniintindi. Pero ang Panginoon, naiintindihan niya lahat. So if you're going through this very specific situation, come to God. Binabasag ka na ni Lord, kasi oras mo na. Hindi mo lang alam, that's God's way to break through yung pinakamahirap na sitwasyon sa buhay mo. But I tell you today, God will redeem you today. If there's anything else in your life that you're holding on to, give it to the Lord. Lord, mali. Mali yung pinangahawakan ko. Mali yung pag-asa ko eh. Mali yung pinaniniwalaan ko. Dapat ikaw lang. Mga magulang, intindihin niyo ako. Mahalaga ko ito. Mahalaga ko ito. Kaya ako nagka-leche-leche ang bayan ito eh. Yung mga magulang natin noon, hindi sila naniwala kay Jesus. Pinagpala ang bayan na ang kanilang Diyos ay ang Panginoon. Pinagpala ang bayan at yan ay nag-uumpisa sa bawat pamilya na naririto. God wants to bring salvation through families or else Jesus would not have been born through Mary and Joseph. It's always family. It's always family. Kaya kung may sisirain ang kaaway, ang una nagsisirain, pamilya, ikaw lalaki. Magising ka. Ang unang sisirain ang kaaway, ikaw. Kaya tumintig ka, oras mo na ngayon. God wants to remind you of your anointing to lead the families. Hindi ka lang basta asawa. Hindi ka lang basta ama. Tinawag ka ng Panginoon para pamunuan ang iyong pamilya ayon sa kanyang katuwiran. Ama, ina, oras na naman. Oras na. Kung may ginagawa pa tayo na nagmula na sa sarili nating puro-puro, sarili nating lakas, sarili nating kayo, tama na. Kawawa yung mga anak natin eh. Sila yung magturuso eh. Suko na lang tayo kay Lord. Lord, suko na ako sa'yo. Gawin mo na lang ang gusto mo. Di ba ako mahirap? Parents, huwag mo tayo magpakahirap. May paraan si Lord eh. Hindi ko sinasabing madali, pero hindi mahirap. Hindi siya madali, pero hindi mahirap. Hindi madali kasi kailangan nating mabasa, pero hindi mahirap. Kasi andyan si Lord na maawain. Mga anak, unawain niyo mga magulang niyo. Hindi madaling pag-aralin kayo at panakihin. Umugot kayo. Huwag sa TV, sa radyo, sa Facebook. Umugot kayo galing sa Panginoon. Umugot kayo para matuto kayo irespeto ninyo mga magulang. Dahil yan ang sabi ng Biblia, honor your father and your mother that everything may be well with you and that you will have a long life. Ba't ba kayo nag-aaral? Ba't ba kayo nagsisikap? Di ba you want your lives to be better? Ha?
panganak, di ba? The Bible says, honor your father and your mother. That everything, sabi mo everything, may be well with me. Nung natuto kong igalang ang nanay at tatay ko, sa edad na 31, nagbago lahat sa buhay ko. Anak, harapin mo ang magulang mo. Magulang, harapin niya anak mo. Sige na. Baka nagkakahiya pa kayo eh. Magulang, sabihin mo sa anak mo, oras na. Anak, sabihin mo sa magulang mo, oras na. This cannot be done by just the parents. This cannot be done by just the children. It has to be family. And this is what NUCOMM stands for. Family! Big one of God.